Hello, good afternoon. Update ko lang dito tayo sa ating kale grow. Ito yung aerated na box, ito yung non-aerated na box. Okay naman siya. Ito, ready for harvest na to. Actually, nagputol na ako ng mga dahon nito before, kinain ko na. And it's okay naman, masarap. Ito, kung i-harvest mo ito, yung mga dahon lang. Pwede mong i-harvest yung itong mga leaves na to. Basta wag nyo lang puputulin dito sa apical na part. Ito yung part na tumutubo kapag pinutol mo yan, mamamatay na yung halaman. So, ang pwedeng i-harvest, ito yung mga leaves. Kapag kasinlaan na ng kamay mo, yan, pwede mo na siyang i-harvest. Tapos, paano siya kainin? Naalis lang dito yung sa, itong mga veins, medyo matigas, pero pwede mo nang himayin. Yung mga younger na leaves, pwede mo siyang kainin na kasama na yung ano, yan yung veins. Hindi ko pala nagawa kasi wala pa akong panggawa ng salad, yung pantuyo ng salad leaves. So, kaya hindi ko pa na-harvest ito. Pero, okay naman. Ito yung non-aerated na box. Medyo malaki rin, pero kung i-compare mo talaga sa kabila, mas malaki talaga. Excuse me, mas malaki yung aerated na box. Tapos, update dun sa ilalim. Ito, medyo mauubos na to. Kailangan ko ng refill. Ayan, kikita nyo. Bumalaki na yung binaba ng nutrient solution. So, kailangan kong i-refill. Normally, hindi mo kailangan i-refill kapag gabawa leafy na yung mga heads tapos i-harvest mo na. Ito, actually, medyo marketable size na ito eh. Pwede kong i-harvest. So, pero gagawin ko, hindi ko naman i-harvest lahat. Puputulin ko lang yung mga leaves na kailangan ko. Same here. Hindi ko pa nabubuksan yung box pero palagay ko, mauubos na rin yung nutrient solution. Ito, tingnan natin. May luck ito eh. Yan. Actually, kailangan ko na talaga i-refill. Maganda yung root system dito sa kabila rin. Pwede siya rated. Ito yung galing doon sa grow tent dati. Ayan, naka-recover na sila, natubo na rin. Kaya lang ang problema nga, ito. There's a reason why maliliit itong mga ito, kung makita nyo. Ayan, no? Maliit yung ugat. Hindi na kaseta. Ang makita nyo dito, tuyo na yung cups. Ibig sabihin, yung bottom nitong cup, hindi na nakalapat doon sa nutrient solution. So, hanggang doon na lang. Kung ano lang yung nakukuha nitong ugat, na sustansya galing doon sa nutrient solution, yun lang yung nagpapalaki sa kanya. So, kahit kita nyo, maliit. Yung mga malalaki, kung i-compare ninyo, ayan, yung malalaki, kagaya nito. Ayan, no? Mas malaki yung root system niya. Anyways, so, ganun lang. Ano pa yung recently ito? Ito yung sinuko dati na yung ABC. I believe this is yung romaine na lettuce ng mga ramgo. Ayan, ngayon, kahapon ko lang siya na-transfer. So, this is day one, kumbaga. So, medyong in bad shape. Pero, okay pa naman yan. Ito, medyo na-late ko na ito yung transfer. Usually, kapag maliit-liit pa lang yung leaves, tina-transfer ko na eh. Ito, inabot ko ng around 3 weeks. Pero, usually around 2 weeks to 20 days nagta-transfer na ako eh. So, ito, sili. Dito ko muna nilagay. Ito yung pwede yung technique na gamitin. Kung gusto ayaw nyo na ililipat ka agad, usually, pinakamadaling magandang gawin kapag i-condition yung seedlings, lalagyan nyo muna sa ganito, maliit na lalagyan, merong film ng nutrient solution, tapos nakapatong lang siyang ganyan, para nasisip siya na ano. Ito kaya siya nalanta, nasobrahan ng araw, kasi naibilad ko dito, hindi pa siya use, I think this will die, kasi masyadong malambot yung dahon. Tingnan natin kung ano nangyari, napabilad dito sa labas eh, kasi I intended to film yung video earlier this morning, kasi nakalimutan ko na, naiwan ko siya dito. So, pareho siyang sili, it's either, nalimutan kong variety ba, sili, siling panigang at saka sweet pepper. Ito, basil. Ito yung pinakita ko sa inyo na pinapropagate ko dati. Nasa snap solution din. Sweet basil. Tapos, as far as I know, ito, this is lemon. Lemon basil. Ito, kung nakita nyo, pinaugat ko siya sa mga yung nag-flower na end. And ito yung bulaklak. May nagtanong sa akin dati kung okay lang yun. Okay lang po yun. Kasi, pag ito, pinaugat mo na ganito, babalik siya sa vegetative state. Yung state na wala pa siyang bulaklak. So, okay lang. Okay lang po yung mga flowering tops na gamitin nyo na pampropagate. Ito po, pinutol ko lang dun sa... meron po kasi kami nadadaanan na bakuran na may nakaprotrude na malaking halaman ng lemon basil. Nagsabi lang ako dun sa may-ari. Tapos, pinaputol ako ng mga cuttings. Ang kinuha ko naman, yung mga flowering na tips.
Tapos yun, nag-ugat. Madali na siya paugatin. Kahit, mabawa sa ganito, kahit itong mismong styro cup, tapos may coco coir na ganyan, tapos meron kayong cutting. Kahit idiretso doon sa coco coir, basta basa yung coco coir, mag-ugat siya. Napakadali pong ipapropagate ng mga herbs, kagaya ng basil, mint, saka iba pa. Yeah, ito, ganyan lang. Tapos yung pwede nyong gawin, kagaya nito sa akin, para hindi napapasok ng lamok, lalagay nyo lang yung mga dating ano. Kaya huwag nyo pong itapon yung mga ipinagbutasan ninyo ng styro, kasi pwede nyong gawin ito. Actually, ang ginagawa ko dati, ginagawa ko may butas din dito sa gitna. So, kung halimbawa gusto ko magtanim ng fruiting na sa halip na 8, ang nilalagay ko ay 5 or 4, ginagawa ko ganito, lalagyan ko siya ng harang. So, halimbawa kung gusto ko 4 lang, I have a choice na para taklo ba nitong 4 na nasa, 5 na nasa gitna, tapos matitira lang yung 4 na corners. Or kung gusto ko 5, tataklaban ko lang itong 4, tapos ititira ko yung 4 sa corners saka isa sa gitna. At in that manner, equidistant pa rin sila. At mas madali pa rin, mas maganda pa rin yung tubo ng root system at saka ng halaman. So, ayan. Yun lang sa ngayon. Ito, harvest ko. Ito pala, ganyan. Maganda rin naman talaga siyang halaman. Masarap. Yung first time kong, nung tinry ko ito, lasang guava. Crunchy rin. Yung ano, maganda, magandang halaman ito. Mukhang napaka-healthy talaga nitong kale na ito. Ayan. So, I think that's it for today. Next update ko siguro ngayon Saturday. Ayan. And pakita ko rin pala. Ito sinasampayan ko lang muna. Ito yung system na sinasabi ko sa inyo yung last time. Hindi ko pa magawa kasi seedlings pa rin, pinapatubo ko pa yung seedlings na ilalagay ko dito. So this is has a 1 meter by 1.2 meter na footprint. Tapos enough lang. Meron akong UV sheets na pwede nyo ilagay dito. Pwede nyo ibubong. Yan. Tapos, ang kasya dito, 5 na styro boxes. Bali, 40 heads ng lettuce yung pwede nyo gawin. Ginagamit ko lang muna sampayan kasi hindi pa naman ready yung mga seedlings ko. Pero once nakaload na dyan yung system, papaita ko ulit sa inyo. So, ito yung mga peppers. Healthy na ulit sila. Ito ay diniligan ko rin ng Snap Nutrient Solution paminsan-minsan. Ayan. Kung ano yung soil, yan po ay regular soil lang. Mga ginagamit ko rin dati. Ayan. And okra. Meron na rin akong okra. Namimiss ko na rin magtanim ng okra. Ito siguro, since transfer, mga 2 weeks siguro. Namitransfer ko siya. So, ayan, namumulaklak na nga siya eh. Maganda kasi panahon ngayon, kaya maganda yung tubo ng okra. Okay, siguro that's it. Thanks again for watching at magandang tanghali po ulit.